Naalala ko itong somewhere here, yung office niya sa taas. At may estudyanteng araw-araw tumutugtog ng Beethoven. Siyempre, naririnig niya sa taas. So, hindi niya matiis na may maling nota. Maling nota, day in, day out. Finally, hindi siya nakatiis. Pumunta siya sa baba. No, sabi niya, tabi ka dyan, ganito yan. Akit ulit siya. Yung bata eh, sino ba yung matandang yun? Basta na lang sumingit. Musika. Isang universal na wika na di kinakailangan ng salita. Saang bayang ka man nagmula, ano man ang iyong wika at katayuan sa buhay, ang himig ng musika ay para sa lahat. Anong mang panahon at mananatiling walang hanggan, ang hiwaga ng musika ay may kapangyarihang mapagbuklod ang mga tao, mapag-isa ang mga damdamin, at may kakanyahang magbigay inspirasyon para sa mga bagong kaisipan. Ito ang henyo ng musikang inalay ng isang dakilang pambansang alagad ng sining. Ito ang inspirasyon at himig ng musika ni Dr. Jose Maceda. Scholar, pianista, entomusikologo, kompositor, maestro, at mananaliksik, si Dr. Jose Maceda ay isang henyong nagpakabihasa sa iba't ibang larangan at pinagsama-sama ang kanyang mga kakayahan tungo sa makabuluhan, malalim at malawak na eksplorasyon ng kanyang musika. At yung musika niya talagang mahirap. Magbibit ka ng 3/7 beats. Paano mo magagawa yon? Para bang yung musika ng Europa, nagawa niyang katrubo, in-indigenize niya. Dahil ginamitan niya ng mga konsepto na nakuha niya sa musika ng Pilipinas, lalo na sa mga katrubo ng Cordillera at Mindanao. Ipinanganak si Dr. Montserrat Maceda sa Maynila noong 31 ng Enero, taong 1917, sa mag-asawang Juez Casto Maceda at Concepcion Montserrat. Lumaki si Jose sa Laguna kung saan una siyang natuto magpiano sa edad na 7 taon. Ang kanyang unang maestro na si Mercedes Rivera ay ang nagdala sa kanya sa Maynila at ipinagkatiwala sa pangangalaga ni Binibining Victorina Lobregat. Sa Academy of Music sa Manila ay kinakitaan na siya ng kakaibang galing sa pagtugtog ng piano. Sa murang edad, nakamit niya ang ikalawang gantimpala sa isang patimpalak ng Asosasyon Musical de Filipinas. Nang siya'y magtapos na may pinakamataas na marka taong 1936 sa Academy of Music, naitampok si Jose Maceda sa maraming programa pang radyo at nagkaroon ng solong konsyerto handog ng Manila Symphony Society. Ipinadala siya sa Paris upang kumuha ng karagdagang pag-aaral sa piano sa École Normale de Musique de Paris. Dito natapos niya ang 3 degree sa loob ng 3 at kalahating taon. Ang Diplôme d'Enseignement, Diplôme d'Exécution at ang pinaka-inaasam na degree sa musika, ang Diplôme de Virtuosité. Isang pagkilala sa una at natatanging Filipino na nagkamit ng prestihiyosong titulo. Hindi lingid sa ating kaalaman, siguro isa sa pinakaunang batikang pianista sa Pilipinas, particularly ng French style of piano play. Siya lang yung unang-una nag-introduce niya dito. Alam ko na siya'y naging pianista at saka batikan, specialista ni Claude Debussy, na kung tawagin eh, impressionist style of European composition. Bumalik si Jose Maceda taong 1941 sa Pilipinas. Dala-dala ang estilong Pranses sa pagtugtog ng piano sa kanyang mga konsyerto. Dagling nagambala ang kanyang karera
nang sumiklab ang ikadalawang digma ang pandaigdig. Dahil sa okupasyon ng mga Hapon, tinanggihan ni Jose Maceda ang pagtuturo sa Maynila. Bagkus, siya ay nagturo ng piano ng pribado sa Laguna upang tumungo sa Pagsanghan, Santa Cruz, Calawan, at San Pablo. Matapos ang gera, nag-aral si Jose Maceda sa San Francisco, 1946 hanggang 1949, sa ilalim ni E. Robert Schmitz. Dito nakilala niya ang kanyang mapapangasawa, si Madeline Clifford, isang kilalang French-Canadian na pianista sa konsyerto na siyang magiging ina ng kanilang apat na Maria, sina Marion, Madeline, Kate, at Eileen. Hindi tumigil sa pagdadalubhasa si Jose Maceda. Siya'y huling nakitang magtanghal bilang pianista taong 1957, at mula noon ay piniling itoon ang kanyang enerhiya sa pananaliksik. Noong nag-aral si Maceda ng ethnomusicology, ay nag-uumpisa pa lang yan at that time. Naintindihan niya yung tinatawag na vocables o broad pitch of sounds, yung broad pitches, no? Yung cluster of sounds. Meron siyang mga konsepto na ang tunog ay texture. Naintindihan niya yung mga klase ng tunog na hindi magagawa ng piano, na hindi magagawa ng violin, na mga tunog na marinig mo lamang sa kalikasan. Kaya siya ang unang-unang ethnomusicologist dito sa Pilipinas. Expert in Indian music, expert in this. Siya, kabuuan, hanggang Brazil, pinag-aaralan niya yung musika doon. He knew yung musika ng Pilipinas, yung 87 language groups na yun. Alam niya yun. And then, of course, in Asia, alam niya yung mga musika ng Korea, ng Japan, ng anong ganyan. He was really the full epitome of ethnomusicology. At nakita niya na mayroong sariling eskala, yung scales, no? Ang ating musika, mayroong sariling tuning system ang musika ng katutubo. Nakapaglabas nga siya ng isang libro on gongs and bamboo music of the Philippines. Kung gusto niya na yung mga estudyante dito ay matuto rin ng mga musika natin sa Pilipinas at sa Asia. Nag-recruit siya ng mga guro. Kinukuha sila dahil sila ay practitioner. So for example, meron isang bagong salta mula sa Mindanao na mag-aaral sa na ng education dito sa Maynila. Ni-recruit niya na magturo ng pulintang dito. Nag-recruit siya ng mga Chinoy sa Chinatown para magturo ng Chinese music. O, nakahanap siya ng isang matanda doon na sikat pala yun sa Nanquan sa China. Kumuha siya ng isang taga-Kalinga na laborer somewhere in Manila, pero kinuha niya kasi marunong mag-Kalinga music at pinaturo niya rito. Taong 1958, isa sa pinakamahalagang taon para kay Dr. Jose Maceda, habang siya ay nag-aaral sa estudyo ng musikong Cret, nabuksan ang isang panibagong mundo para kay Jose Maceda. Ngayon, dahil sa pinasok niya ang mga tunog ng kalikasan sa pamamagitan ng gongs and bamboos, lalong nagkaroon ng kahulugan para sa mga tao. Hindi naging mechanical lang yung music, kundi nagkaroon ng diwa ng kalooban, nagkaroon ng kaluluwa. Dito, nakilala niya si Nabule, Stockhausen at Senakis na namahagi ng mga ideyang avant-garde, mga progresibo at eksperimental na mga konsepto sa musika. Dahil dito, napukaw ang interes ni Jose Maceda na i-eksplora ang kompositional na potensyal ng tradisyonal na musika. Kumuwala siya sa klasikal na Europeong konstruksyon ng musika habang unti-unting binabago ang Filipinong musikal na kaisipan at ekspresyon. Nagtatag siya ng programa na pag-aralan ang iba't ibang uri ng musika dito sa Pilipinas. Ang tawag niya ron ay Ethnomusicological Survey of the Philippines. Tinuruan niya yung mga estudyante kung paano mag-research. Iba-ibang klase ng tunog na naririnig mo. You know, hindi pagkaliwa, hindi yung the typical orchestral music. The sound of native instruments, ayan. And pati yung time sense. You don't have a sense of pattern time, yung
tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Hindi. Parang nandiyan lang yung matunog. Yung cassettes 100, yun naman ay commentary niya sa teknolohiya. Here, he used technology to highlight his notion of populations, to redefine the intent of that gadget, to make it a tool, an instrument, each of the gadgets to be a living body, so they all come together. Kaya siguro, nung ginawa niya yung pugnayan, yun ang pinakasukdulan sa community music. Sapagkat halos buong bayan ang kanyang gustong isama sa paggagawa ng musikang yon. So, ang kanyang medium doon ay, again, technology, radio stations. Na lahat ng 35 radio stations, ay yun lang ang in-air. Parang bumubuo ka rin ng musika because ang layers niyan ay nasa 20 layers. So, each layer was broadcast by one radio station. So, bawat community, at least ay dapat may 20 transistor radios and more, kung pwede, para mabuo yung music. When Udlot Udlot came about a year after Ugnayan, he was thinking of actual people doing it. Meron siyang ginamit na drone, yung isang tuloy-tuloy na tunog yan, o kaya isang klase ng tunog na paputol-putol lang tunog, pero tuloy-tuloy lang yan. Tinatag na ostinato, drone yan. At the same time, sinasabayan ng chant. Here is a great shift. It literally had to be very simple. So he devised a score that was easy to read, para siyang ticket ng bus, and it was meant for 800 or thousands of people. Fantastic work. Aroding means Josh Harp. Aroding is one of the terms used for kubing, but apat na pong kubing, apat na pong aroding ang gagamitin sa piyesa ngayon. So itong aroding na kami yung katrabaho niya is for 40 Jewish harps. 40 Joe harp. Can you imagine? At saka limang singer yata. So parang our mind was blown away. No way, 40 Jewish harp. Ano ang tunog nito? Yun ang sinubukan niyang talikuran, yung musika na espesyalista lamang. Pinakita niya sa kanyang musika na lahat ng tao ay pwedeng sumali sa paglikha ng musika. Bukod sa mga komposisyon, marami rin na ilathalang akda si Dr. Jose Maceda. Dahil sa pagpapaunlad sa tunay na Filipinong damdamin at sining sa musika, natamon niya ang napakarami at mahahalagang parangal, pagkilala at gawad. Tapos nakikita ko siya, sabi ko, sino ba yung mayroon ditong isang professor ba yan? Ano, naka-barong, naka-pantalon na kung anong ordinaryong pantalon, tapos naka-bakya. Kumakikita, naglalakad dyan, yan, sa opisina dyan. So, sabi ni Eileen, daddy ko yan. Quirky siya na, ano yan, na employer, na boss. Meron siya mga piyesa na ipo-perform sa Japan, kailangan ipukpok sa bato, yung tungatong, no? Aba, gusto niya ibiyahe rin yung bato, kukuha pa rito. Sir, may bato naman sa Japan. Hindi, para sigurado. Yung alam mong kine-question ka niya, pero concerned siya sa'yo. So, nung nagbasa ako ng paper about critique tungkol sa kanyang manual, umutent siya. At akala ko magagalit, hindi naman siya nagalit. At sabi niya, oh, naintindihan ko. Sinasabi mo, research ng research yung mga tao, pero wala naman lupa na yung mga taong nire-research nila. Oh, yun ang isa sa mga sinasabi ko, sir. That's what I miss about him. He listens. At ang kanyang mga ginagawa ay naging inspirasyon sa maraming gumagalaw sa loob at labas ng akademya. Huwag ka pagpunta niya sa abroad. Ay, naku. Makita mo pag sinabing Jose Maceda. Pag nagpe-performance siya, talagang dinudumog siya ng mga tao. Sa US, nagkaroon din siya ng maraming performance. Yung Udlot-Udlot, pinerform sa ano yan, sa US. Ang tingin sa kanya, parang dinodios na nga siya sapagkat siya pinakapangunahing guro ng musika ng Southeast Asia. Panaginip siya ng panaginip sa akin. He showed, and this is always the mystery, he keeps showing me a white box. Nandun lang sa kahon niya. Bumabalik siya, hindi ko alam. Tanong ako tagal, meron ba yung white box na parang ano? Ano mo sila makita? Taong 1997, iginawad sa kanya ang pinakamataas na pagkilala sa Filipinong artista ng bansa. Ang gawad sa pambansang alagad ng sining sa musika. Dahil sa kanya ay namulat ang isip natin sa
ating pagiging Asyano. Sa musika, at least, siya yung unang-unang nagpakilala sa atin nung Asian-ness natin bilang Pilipino. Sabi niya, mayroong isang kaisipan sa musika ng Southeast Asia na nakapagkakaisa ang mga tao sapagkat mayroong strong sense of community at lumalabas siya sa musika. Napapansin niya, mapapalaganap ang kamalayang ganito sa pamamagitan ng iba-ibang estilo na lumalabas na inspirado ng katutubo. In a nutshell, parang binulabog niya yung ating mga pananaw para maintindihan natin ang sariling atin. Bukod sa kanyang mga obra maestra, ang legasiya ng musika ni Dr. Jose Maceda ay matatagpuan sa kanyang pagtataguyod sa pangkulturang pagkakakilanlan ng bansa sa larangan ng musika. Very clear na legacy niya ay yung tinatawag namin Maceda Collection. No? UNESCO recognized it as part of the memory of the world. Let me say that again, memory of the world. Ibig sabihin, huwag niyong kakalimutan ito. Bahagi ito sa dapat i-treasure ng humanidad. Filipinos should learn more about our national artists because of the things that they have accomplished. Mga national artists kasi parang mga vanguards ng kultura. Naghahanap ng mga bagong landas at naghahanap kung ano nga tayong mga tao bilang mga Pilipino. Ang dami-dami niyang naging disipulo. Napakaganda ng mga iniwan niyang alaala at kaisipan na nakatulong sa paglawak ng konsepto ng musika. Nabigyan niya ng puwang ang avant-garde o yung tinatawag na new music sa Pilipinas. Ang ambag niya actually ay kung paano ilagay sa konteksto ng kabuhayan, ating pang-araw-araw na buhay, yung kultura, yung ating pagiging tayo, yung ating kalinangan, yung ating identity. Yun ang ambag niya. At nagagawa niya yun sa pamamagitan ng musika niya. Minamahal na ama at asawa, respetadong propesor, tunay na eskolar, dalubhasang mananaliksik, hinahangaang pianista, impluensyal na kompositor, tagapangalaga ng kayamanang pangmusika ng Filipino, si Dr. Jose Maceda. At ang kanyang pamanang musika ay patuloy na mananatiling buhay at maririnig magpakailanman. Jose Montserrat Maceda, pambansang alagad ng sining sa musika, sa gisang kultura ng Pilipinas. Laking matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aki gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako ay makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay. Filipino. Itong ikot sanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimikit. Puno ng kasaysayan, puno ng iwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang Filipino.
kami ang lahing kayo manggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang alim mo'y tuko, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, uungkapang na sumisigaw. Yan ang pinagawa